Magandang umaga sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang ika-anim na linggo. Ating ipagpatuloy ang ating talakayan na ating tinalakay noong isang linggo. Ito'y tungkol sa pag-Islam. Bago tayo dadako sa ating paksa, aalamin muna natin ang layunin sa araw na ito. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa nabasang kwento, nakabubuo ng maayos na pagkasunod-sunod na pangyayari sa gamit ang graphic organizer. Mga mahalagang kaalaman, ang pag-Islam ng mga Muslim, kahalintulad ng seremonya ng pagbibinyag sa mga Kristiyano. Ang seremonya ito ay ang karaniwang ginagawa ng mga Muslim sa Mindanao. Ang seremonya ng pag-Islam ay nahahati sa tatlo. Ang unang seremonya ay ginagawa ilang oras pagkapanganak ng isang sanggol. Dito babasahin ng isang dasal ng isang imam, mataas na punong panrelihiyon ng mga Muslim o pandita, guru o dalubhasa sa Quran, sa karantayga ng sanggol upang maikintal sa isip ng sanggol ang pangalan ni Allah, ang kanilang Diyos. Ang ikalawang seremonya ay tinatawag na pinggunting. Ginagawa ito sa ikaputong araw pagkapanganak ng sanggol. Dito binibigyan ng pangalan ng sanggol at sa seremonya ay ginugunting ang buhok ng sanggol ng imam o pandita at inilagay sa mangkok na may tubig. Ayon sa kasabihan, kapag ang buhok ay hindi lumubog sa tubig, ay matatamasa ng kasagana at maunlad na buhay ang sanggol at kabaliktara naman kung ito'y lulubog. Ang ikatlong seremonya ay tinatawag na pag-Islam o ang seremonya ng pagtutuli. Ginagawa ito kapag ang sanggol ay magdiriwang ng kanyang ikapito hanggang ikasampung taon kasabay ng isang mahalagang araw sa mga Muslim. Kung may mga katanungan kayo, tumawag lamang sa aking numero 0905-875-4701 o di kaya sa link na ito https://www.gaitf.com. Ako nga pala ang iyong guro, si Ma'am Margo C. Anhao sa Filipino 7. Maraming salamat and God bless.